Hello guys, welcome to today's Topic TV. Dito sa Baguio City, isang tindahan ng grocery ang nabiktima ng palit pera ng dalawang lalaking customer. Pero bago ko ipaliwanag ang mga pangyayari, panoorin muna natin kung kayo rin ba ay nalito sa ginawa ng lalaking ito. So nalito ka rin ba kung ikaw ang tindera? Bago natin tapusin ang video, ipapaliwanag ko muna kung anong nangyari. Makikita sa video ang isang lalaking nag-abot ng 500 pesos sa tindera na bumili sa halagang 45 pesos. Makikita rin na palingon-lingon ito sa labas at tila may sinesenyasan. At nang bilangin na ng tindera ang kanyang supli sa halagang 455 pesos. Ang lalaki na may biglang nagtanong kung 500 ba yung naibigay niya. Binawi nito ang 500 sa tindera. At kasunod nito ay sabay din niyang iniabot ang 900 pesos na gusto niyang ipabuo ng 1,000 at dahil kulang pa ito ng 100, dinagdagan niya ulit ito ng 100 para sa 1,000 buo. At para malito ng husto ang tindera, ang isang kasabwat na lalaki na may nakikisabay sa pagbabayad ng kanyang biniling tinapay. Subalit biglang dumating ang may-ari at siya ang nag-assist sa dalawa. At para di maalala ng tindera na nasuklian na niya ang kanyang kasamang lalaki kanina, tinawag naman nito ang kanyang atensyon ng isa pang lalaki para mawala siya sa eksena. Okay na, pinapatingin. 55. Yung green ang 48. At dahil medyo nakakahalata na ang tindera sa galawa ng dalawa, nagtanong ito kung bayad na ba ang kanyang kinuha. Bayad na yan. O, bayad na pala. Bayad. Sabi naman ng lalaki ay babayaran pa lang at magpapapalit siya ng buo. Subalit ibinalik ito ng babae at sinabi niyang wala siyang buo dahil ibinayad na niya sa ahente. Babaw ko ng buong buo. Walang buo. Binayad ko na sa ahente. Kung ang may-ari siguro agad ang nag-assist sa kanila kanina, malamang na hindi ito nakalusot dahil malamang din na kung papalitan nila ng buong 1,000 ang kanilang pera. Mapapalitan na naman ito ng 100 na ikakalito naman ng isang tindera. Buti na lang at naagapan agad ito ng may-ari. Maliwanag na 450 pesos ang nakuha sa kanila. Mag-ingat sa mga taong ito, maging alisto at maging mapagmatsyag sa lahat ng oras upang hindi tayo maluloko.